man was hitting me with his ball. Ng ating magiging president. Meron na ako. Meron na. Okay, sir. Sino po ba yung inyong napili, sir? Si Vice President Lenny Robredo. Okay. Sir, si Ma'am Lenny Robredo po ang inyong napili, sir. So, dito po ba, sir, bigyan lang kita ng konting katanungan about this. Alam naman natin gano'ng ka-popular ngayon yung disqualification case about kay Bongbong Marcos. So, sir, ano bang masasabi mo doon? It's a disqualification case, eh, nga sinabi ko kanina. Na siguro, put na yung evidence to disqualify BBM, but since Comelec jumped it, may mga absolute reasons siguro bakit nalag-jinak yung disqualifications ni BBM. So, and regarding sa disqualification, sir, alam po ba natin, sir, kung ano-ano yung mga pinail kay BBM? Just some information, sir. Actually, Kuya, regarding that, I'm not aware about these cases, but okay. Since media, nakikita ko lang din naman. So, okay, nababasa din po wala naman akong hanas sa kanila or say. Nakita ko lang din naman yung mga yun. So, sinabasa ko lang din mga articles and those. So meaning, sir, no, kung ano lang po din yung nababasa natin about the news, yun din po yung ating pinapaniwalaan na, sir. Hindi naman po yan. Not all naman na we seen in the internet is true. So, may mga parts siguro na... Kasi may mga biased media tayo na sinasabi, no? So, hindi natin alam kung tama ba sila. May mga ibang... alam mo yun, may mga iba na nagsasabi na dito, may sabi na iba. So, mas maigi nagpa-fact-check po tayo maigi. So, sir, ano lang, no? Pwede ba kita matanong, why Lenny? Ayun, Lenny. Hanap buhay para sa lahat. Ang trabaho ay karapatan, hindi tsamba. Kasi during, hindi naman during this pandemic lang. I mean, ever since na Vice President Lenny was elected, I've been following her. And dami naman siyang nagagawa, though may siya na overshadowed lang. Kasi syempre, tutok natin kay President Digong. Then this pandemic ayun, mas may mga nagawa naman siya na may mga nagawa siyang maganda which helped people naman na maka-survive through this pandemic. Which is ano, masabi natin 2 years na po tayo nasa lockdown yun. And still nasa lockdown pa din po tayo. So yung mga nagawa ni Lenny po for the people says a lot sir, about. Sir, ilang taon ka na po? I'm 20 po. 20. So 20 years old. That first time boboto po, sir. Sir, matanong lang kita, no? Pag nadidinig mo ba ang pangalang Marcos, ano po yung tumatatak sa isip mo? Pag sinabi Marcos sa akin, wala lang, Kuya. Kasi ang dami nagsabi pag sinabi Marcos, dictator and all, eh. Ferdinand Marcos. Good morning, Sister Manansan. Diba? Sa akin, Marcos. Okay, Marcos. Yun lang. Wala naman sa akin, eh. Kasi it's all in the books. And we have to reality check and mag-fact check tayo ng mga gawain. Pero, yes, sir, pero na-fact check mo pa about the Marcoses? Regarding Marcos, I'm not into talaga. You're not interested. I'm not interested po sa mga... I mean, yung mga nababasa ko nag-aaway about, lalo ngayon, halalan ko eh. Nag-aaway. Lenny, kay BBM. I mean, yung choice ko ng present, it's mine na lang po eh. Wala naman akong sinabi na pinili ko siya dahil kay BBM, ganto. I mean, it's my own personal preference. Personal choice, personal choice. But you're not against any of wala, the Marcoses? Wala ako. Wala ako. I'm not against any of them. So, sa mga Marcelo na yun, you're not too interested of that, sir? Hindi yun magiging preference mo for choosing Lenny? Hindi. Wala po. Dahil mas nakita ko, mas sa ngayon, mas capable po eh. Mas capable po si Lenny. So, okay, so hindi po issue sa inyo ang Marcelo and hindi po issue sa inyo kung ano man ang issue sa mga Marcos sa pagpili po kay Lenny? Wala. Kasi... I mean, martial law, it's in the past. And sabi po natin yung mga ganun is, siyempre, sa mga tao na din po na naapekto ng martial law, madami-dami din po sila. Yun yung mga lumalabas din po. Okay, sir, so, last third na question ko sa inyo, sir, no? About sa martial law, sir, no? Nabanggit mo naman, sir, na madaming naging victim ang martial law. So, sir, meron po ba tayong nabasa dyan or preferences about dyan sa martial law na yan? Back when I, mga
sa LMO ko, syempre, nandun, nasa history books about okay. Martial law, uh-huh. Na ganta-ganyan. Okay, sir, no? Bigyan kita ng konting kaalaman about the martial law, sir, no? So, itong martial law kasi, sir, no? Ang ating presidente Marcos, Ferdinand P. Marcos, ay nahalal noong December 13, 1965. No? And from 1965 hanggang 1969, siya po ay nakapagpagawa ng tinatawag nating reclamation area. Diyan po sa ating Rojas Boulevard, yung PICC, CCP, Pocas Chero. At sir, alam mo ba na bakit nagkaroon ng martial law? Dahil sa mga kumalat na mga CP Pente. And meron ka bang nadinig about the MV Karagatan? Okay sir, no? So MV Karagatan sir, yan po ay isang barko na galing ng China. Dala-dala po yung lahat ng armas papunta dito sa Pilipinas para ibigay sa mga NPA. So yan po'y pinatunayan ni Victor Corpus, siya po'y buhay na patotoo. So ang kanyang kasama na si Father Balweg is patay na. Dati po NPA, kasamahan po ni Benigno Aquino. So 1969 natapos po ang termino ni Pangulong Marcos. Siya po ay nahalal ulit at siya po ay nanalo. At noong 1972 sir, para lang sa iyong kaalaman, idiniklaro po yung martial law. So ano pong nagkaroon nung panahon na yon? Nagkaroon po ng looting, nagkaroon po ng mga pagpapasabog, nagkaroon po ng maraming dahas sa bawat sulok ng Pilipinas. At nalalaman niyo po ba sir na nagkaroon ng tangkang pagpapatay kay Imelda Romualdez Marcos noong 1972. Siya po ay pinagtataga doon sa layong Pilipino. In fact, when this man was hitting me with his ball, so sir, no, hindi lang po Pilipinas ang nagdeklara ng martial law. At isa po ako sa martial law babies. At nung panahon na yan, noong 1979 sir, after 2 years, pagkatapos gawin ni Pangulong Marcos ang lahat ng kanyang kaya, no, inaplip niya po yung martial law na yan. So para lang dagdag knowledge, so ito po pwede mo pong i-research to sir. At yan po ay hindi po gawa-gawang istorya. So bakit po lumawig ang termino ng Pangulong Marcoses? Diyan po sa martial law sinasabi nila. Pero may 2 terms na po si Pangulong Marcos. At after po nung ibaba ang martial law noong 1972, nagawa po ang ating paliparan ang Manila International Airport noong 1973. And it cost only 29.6 million. Sunod-sunod na po San Juanico Bridge, ang mga hospital like Philippine General Hospital, ang Philippine Heart Center. Napakarami po na pinagawa. At sa tingin po natin, no, kung walang martial law, sir, hindi natin magagawa yon. At sinasabi nga, no, na the darkest era of the Philippines is during martial law. So yun lang sir, no, kung ano po yung nababasa natin, yun po yung ating sinasabi. Pero I respect you for choosing Lenny because hindi mo tinitingnan yung martial law and yung mga paninira kay Marcos for choosing Lenny. Yun po ay personal choice mo. So ako sir, nagpapasalamat po ako ng marami sa'yo and I respect you for that choice. So maraming salamat sir. Thank you sir. Thank you, thank you so much.